Nagbabala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga posibleng mga pagguho ng lupa at flash floods dala nitong mga malalakas na pag-ulan sa lalawigan ng Visayas at Mindanao. Pinag-iingat ang mga residenteng naninirahan sa mga delikadong pook na posibleng maapektuhan. Ang mga pag-ulan na ito ay dala ng tail end ng cold front na nararamdaman din ngayon dito sa Metro Manila at sa Northern at Eastern Luzon ayon kay Melchito Castro, ang Chief Operations Officer ng Office of Civil Defense sa NDRRMC. Ang itong tail end of cold front ay apektado rin ang mga provinces natin sa Mindanao. So meron tayong advisory para sa Davao, sa Sokcajen, sa Caraga and even sa Eastern and Central Mindanao. Visayas, I mean. So ano mangyayari nito? Ano klaseng paghahanda ang gagawin natin dito? So yung paghahandang ginagawa natin dito ay binibigyan natin ng directive ang ating mga local government units and even ating yung mga local disaster risk reduction management council na mag-conduct ng tinatawag nating preemptive evacuation kung sakasakali nakikita nila na tumataas na ang tubig sa kanilang lugar. And aside from that, nagkakaroon din tayo ng capacity building para atin sa ating mga local government units na tignan nila ang sitwasyon ng ating mga kababayan, especially at the lowest level, at babigyan nila ng kaukulang tulong ang ating mga kababayan doon. So inaasahan natin magkakaroon ng flash floods, pagbaha sa mga area ang tatamaan ng malakas na ulan? Yes, di ba nangyayari ngayon sa Mindanao at saka sa Visayas ay nagkakaroon na tayo ng mga flooding. Ano? So yun ang pinag-iingatan natin ngayon sa ating mga kababayan na as much as possible ay magkaroon tayo ng preemptive evacuation because of sudden flash flood and even landslide. Si Melchito Castro, ang Chief Operations Officer ng Office of Civil Defense ng NDRRMC. RH 911, Bing Formento ng DCRH Nationwide.